Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga sa DCXL, sa ating po mga taga-subaybay, sa ating mga Facebook pages, sa RMN, sa Kasaviti Lenny Robredo, sa ating po mga kababayan sa Bicol, marahin na aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Ka Ellie, pareho tayo nakapula ngayong umaga. Yes, ma'am. Ma'am, belated happy birthday. Salamat. Thank you. Salamat po sa lahat na bumate. Opo. At syempre, sa kabila ng... kasi naka-quarantine pa rin ho kayo, no? At yung inyong pong kaarawan ay talaga nasa bahay lang po, literal. At bagamat marami po inyong mga taga-suporta, mga kaibigan, eh, nagdaos po nitong hashtag National Lugaw Day para po sa inyong birthday. Oo nga, Ka-Eli. Actually, Ka-Eli, tinest na ako ng Webes isang araw bago nung birthday ko. Pagkain. Welcome to my terrace crew. Pagkain kayo! Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, na po tayo doon para makita nyo din po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa May Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Pila kuya? 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayuda! Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng Mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. Nakuha ko yung result gabi ng Webes. Pero yung advice kasi ka Eli nung aming doktor, dahil very close contact talaga ako, na kahit lumabas na yung negative test ay ipagpatuloy ko yung quarantine para minimum ng 10 days. So yung ika-10th day ko ka Eli kahapon. Ika-10th day ko kahapon. So ika-11th day ngayon, bukas pwede na akong pumasok sa opisina. Mahirap din yung naka-quarantine ka Eli, lalo pa dito sa amin. Na napakahina nung aming internet. Kasi yung lahat na trabaho ko ngayon, kailangan ko talaga ng wifi connection dahil sa aming bayanihan ikonsulta. Pero nairaos din. Parang hindi ko naman naramdaman nung 10 araw na nakakulong ako ka Eli. Bukas, mas normal na ulit. Pero ka Eli, nagpapasalamat tayo dun sa lahat na nag-participate dun sa tinatawag nilang National Lugaw Day. Actually, parang initiative ito ka Eli ng iba nating supporters. Pero yung nakakagulat, ang daming sumama. Kahapon ba, nung isang araw pa, nung birthday ko mismo ka Eli, sumusubok sana kung mag-post sa Facebook para magpasalamat. Ilalagay ko yung mga pictures ng sumali. Pero hindi ko kinaya. Kasi ang dami pala. May nakita akong Facebook page ng isang supporter. Sinabi niya na parang 105 groups daw yung sumali. Tapos yung 105 groups yata equivalent to 30,000 bowls of lugaw. Kasi sabi ko grabe. Pero ang dami pa nagpa-pop up sa Facebook page ko ng mga nagpalugaw din na wala dun sa 105. Kaya hindi ko ka Eli mapasalamatan yung lahat. Ngayon hiningi ko ulit yung listahan, pero baka may ma-miss out ako ka Eli. Baka may ma-miss out ako kasi ang daming parang sa sarili lang nila, nagpalugaw din ang iba, merong communities lang doon lang sa lugar nila na hindi naman nakisali doon sa mas malaking grupo. Pero siguro ka Eli, sa pagpasalamat, daanan ko lang kung ano mga lugar 'yon. Hindi natin mauubos, pero at least mabanggit natin para makapagpasalamat. Dito sa Metro Manila, meron sa Caloocan, sa Malabon, sa Mandaluyong, Nabotas, Paranaque, Las Piñas, Pasay, Pasig. Sa Manila, ka Eli,
iba-ibang lugar. Meron sa Tondo, sa Baseco, Liwasang Bonifacio, yung Arnold Johnson Kalinga Center. Tapos sa Quezon City naman, ilang lugar din. Merong sa Cubao, merong sa Loyola Heights, merong Roses, merong Panay Avenue, merong Milagrosa, merong sa community pan, UP Community Pantry, meron sa Maginhawa, sa District 3. Dito sa Luzon ay sa Albay ilan? Sa Albay ka Eli, ng Doktora Ofel si Papa Salamatan natin. Namigay naman sila sa mga frontliners natin. Namigay sila sa mga frontliners natin sa mga iba't ibang mga ospital. Sa Bataan meron din, na Cebu, Batangas, sa Baguio, Benguet, Bulacan, Camarines Sur, Naga City, sa Naga, ilang lugar. Meron sa Lagunoy, sa Libmanan, Catanduanes, Masbate. Sa Masbate ka, Eli, maraming grupo. Meron sa Main Island, meron sa Tikaw Island. Ito, nakita ko to sa Facebook. Si Isabella, namigay din sila sa mga ospital para sa ating mga frontliners. Sa Laguna, San Pablo, Santa Rosa, Santa Cruz, San Pedro, Binyan, Calamba. Tapos meron sa Olongapo, Puerto Princesa, Pampanga. Sa Pampanga, iba-ibang lugar din. Magalang, San Fernando, Florida Blanca, Mexico, Santa Rita, Lubao, Porac, Guagua, Minalin, Angeles City, Pangasinan, Quezon. Sa Quezon, Kaeli, iba-iba din. Meron sa Lucena, Gumaca, Ibabang Dupay, Ibabang Iam, Dalahican. Tapos Rizal naman, meron sa Taytay. Ito, nakita ko yung pictures nito. May video pa sila na pinadala sa akin, nag-greet sila, kaya maraming salamat po sa inyo. Meron sa Talim Island, meron sa Antipolo, sa Tanay. Pasensya na, medyo mahaba. Yung sa Samar meron, meron sa Katbalogan, meron sa Kalbayog. Namigay din sa Samar Provincial Hospital workers. Sa Sorsogon, sa Bulan, tapos sa Tarlac. Sa Visayas, may Mangilan-Ngilan din. Meron sa Aklan. Sa Aklan, meron sa Kalibo, meron sa Altabas, sa Makato, sa Pandan Antique. Sa Bohol naman, yung namigay sa frontliners ng Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Cordova. Sa Iloilo City, Pototan, Zaraga, Leganes, Haro. Tapos sa Palo, Leyte. Sa Negros Occidental, sa Bacolod, sa Romblon. Yung sa Romblon daw ay care of Renegade Hong Kong. Maraming salamat sa Renegade Hong Kong. Lagi natin silang partner. Tingin ko, may mga nakita ako wala dito sa listahan. Pasensya na po. Sa Mindanao, meron sa Agusan del Norte, sa Maguindanao, sa Marawi, sa Zamboanga. Ayun. Kaya yung hindi ko po nabanggit, pasensya na, pero kung nag-post po kayo sa Facebook, patag na lang po ako para makita ko. Pero maraming salamat. Medyo ni-nervous actually ako, Kaeli. Alam ko may magpapaludo, pero hindi ko alam na ganun kadami. So nag-post kami, Kaeli, day before ng aking birthday. Pinapaalala lang natin sa lahat yung physical distancing, yung mga walang pangalan. Kasi baka ma-misinterpret. Pero ito kasi, Kaeli, I think nagsimula to nung, kung naalala mo, Kaeli, yung Lugo is essential. Tama pa. Doon to nagsimula yung idea. Tapos, dati kasi, Kaeli, yung meron ng mga ibang mga parang in effect nagkakampanya, meron ako supporters na gusto din gawin. So yung sinabi ko lang, Kaeli, na pandemic tayo ngayon, parang napaka-in bad taste na ang iniisip natin politika. So kung gustong tumulong, mas mabuti na makakatulong talaga sa communities, kasi ito talaga yung pinakakailangan natin ngayon. So ginawa naman ng supporters natin, gusto nating mapaalam sa kanila, Kaeli, na sobrang appreciated natin yung effort. Kasi ito, pagpapakita ng support, pero hindi naman talaga nagpo-promote ng isang kandidato, pero ang natutulungan talaga yung communities. Kasi ngayon, Kaeli, sobrang grabe yung dami ng nagugutom.
Ngayong umaga lang, nakita ko sa thread namin, may humihingi ng mga grupo, ng mga, alam mo yung mga, para mga small vendors ka, Ellie, na sumasamba sa bus at nagbebenta ng pagkain. Yung nakuha kong text message, nakikiusap sila na baka pwede kami makahingi ng food packs kasi dahil ang tagal nang walang provincial buses na biyahe, ang tagal na din namin walang hanap buhay. So ito ka, Ellie, yung mga hindi natin nakikita masyado na pinaka-apektado talaga ngayon na hindi pa tayo nakakabalik sa normal. So kami naman ka, Ellie, yun yung ine-encourage po natin sa mga nakikinig sa atin. Hanapin natin yung mga ganito. Hanapin po natin yung mga, sino ba yung mga naapektuhan talaga na pinakagrabe. Na ang laking bagay na meron lang sila makakain sa pang-araw-araw. Nakakaawa ka, Ellie. Pero ano din, yung kabutihan din gaya nitong paglabasan ng mga community pantries ka, Ellie. Hmm. Di ba yung bisita natin nung nakaraan, si Patren, siya yung pinaka parang brainchild niya itong community pantries. Ang laking tulong kasi nasisiguro natin na may makakain sila isang beses, isang araw. Minamasama pa to ka, Erin, ng iba, hindi natin maintindihan. Pero hindi nila na-realize na kaya tsumatsaga yung ating mga kababayan pumila. Kasi walang-wala talaga. Kasi kung meron naman ka, Eli, bakit ka naman tsatsaga? Mm-hmm. Apo. Pero marami na, paminsan ilang oras yung ginugugol para lang may makuhang konti. Ang laking bagay na meron. Merong ganitong nakaisip. Kaya hanggang ngayon, nagpapasalamat tayo kay Patring, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga na-inspire niya. Mm-hmm. Na ang dami na nagsulputan. And I think sa panahon ngayon, ka, Ellie, napakahalaga nito. Opo. So, ang kagandahan dito, ma'am, no? At talagang marami tayong kababayan ngayon. Ang gumaya at yung sinimula ni Patring at nationwide. So napakaganda at nakakatutulong ito sa ating mga kababayan. Siyempre dito ang masaklap po rito, ma'am, na ano, yung red tagging. Talagang may mga na ebidensya na nag-uunay dito kay Patring na batang-bata. Talaga namang parang wala hong kamuwang-muwang sa politika at gusto lang po tumulong base po sa ating mga naging panayam sa kanya, ma'am, no, nung nakaraang linggo. Ito ka, Ellie, yung parang napaka-misplaced. Napaka-misplaced instead na maging thankful na merong isang bata pa na nakaisip ng napakahusay na activity. Hinahanapan pa ng diferensya. Mm-hmm. Yung sa akin ka, Ellie, may lugar at panahon para sa lahat. Ang ngayon na maraming nagugutom, maraming nawala ng hanap buhay, malaki yung pangangailangan, dapat nga pag may mga ganitong activities ay sinusuportahan, di ba dapat nga gayahin na lang nila kesa nag-aaksaya sila ng panahon na maghanap ng diferensya. Kasi ito ka, Ellie, nakikita naman natin ang laking tulong nito para sa community. Malaking tulong siya na hindi lang na nakakatulong ka para may makain yung tao, pero yung pinupukaw na sense of community, yung pinupukaw na, yung alam mo yun, yung pakiramdam sa pakiramdam ng lahat na may obligasyon tayo, may responsibility tayo para siguruhin na yung mga kasamahan natin ay hindi nagugutom o alam mo yon, yung maging mapagbigay, maging maalaga. Ito sana yung sineselebrate, mm-hmm. Diba? Ito dapat yung sineselebrate natin, yung mga tao na hindi iniinda yung kahirapan pero gumagawa ng maraming paraan para makatulong. At nakikita naman natin ka, Ellie, kahit red tag nila, mas marami talaga yung nai-inspire. Mas maraming nai-inspire, marami yung gumagaya. And ito yung pinaka, I think ito yung pinaka value. Ito yung pinaka value ng community pantry na parang napukaw yung kabutihan. Napukaw yung kabutihan, yung compassion sa puso ng maraming mga Pilipino. And ito yung mahalaga.
yung sa akin, napaka misplaced, napaka irresponsible yung ginagawa ng ibang mga opisyal ng pamahalaan na sa panahon ng gaya nito, yan yung iniisip nila. Apo. So sana hindi ma-discourage. Sana hindi ma-discourage yung mga nagtayo ng community pantries. Meron naman pong advice yung mga abogado, meron mga advice yung mga well-meaning groups. Naku, meron nag-aharas sa kanila, meron silang malalapitan. Mm-hmm. Pero yung pakiusap naman natin kay Eli, at ito nakita natin to dito sa Quezon City. Kay Mayor Joy, nakita natin si Mayor Vico, naglabas ng mga statements na hindi lang nahahayaan sila, pero ipoprotect sila. Tingin ko dapat ginagawa to ng LGU para nadi-discourage yung ibang mga iba naman yung kaisipan na makabuelong iharas o takutin o harangin yung mga kagaya ni Patreng at iba pang nag-put up ng mga community pantries. Apo. At siyempre ma'am, dito po sa community pantry ay muling napatunayan ng mga Pilipino, 'di ba, yung bayanihan spirit na talagang ito ho yung likas na ugali ng mga Pilipino na matulungin sa kapwa. Totoo, totoo. At ito ka, Eli, pinalista ko din eh. Hindi ko din alam kung kumpleto na to. Hindi ko alam kung kumpleto na to, pero andito yung listahan. Hindi ko na siguro iisa-isahin, pero magkaroon lang ng idea yung mga tao kung saan nagsulputan yung mga community pantries. Siyempre, pinakamarami dito sa Metro Manila. Tama po. Nag-umpisa ito sa Maguindanao, doon nga kay Napatreng, dito to sa Mayupi Village, ka Eli. Pero ngayon, tinitingnan ko sa Caloocan, marami na din. Sa Las Piñas, sa Makati, sa Manila. May several sa Malate, meron sa Sampaloc, several din. Sa Intramuros, nakita natin to sa news. Sa Pinoval, parang ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Sa PUP, meron. Sa Tumana, sa Marikina, meron. Munting Lupa, meron. Paranaque, yun nga. Pasig City, ilan din. Yun, Quezon City yung pinakamarami ka, Eli. Quezon City yung pinakamarami. Taguig, meron din. Sa Taguig, meron din. Valenzuela, meron din. Pero all over ka, alam mo, sa Bicol, ang dami naglabasan sa Bicol, hindi lang sa Naga. Pero alam mo ka, Eli, sa buong Camarines Sur, meron sa Baaw, sa Tigaon, sa Baaw, tatlo na yung lumabas. Sa Naga, alam ko, ilan na. Sa Iriga City, marami na. Sa Calabanga, meron. Sa Pili, meron. Sa Cagayan Valley, meron sa Isabela, meron sa Cagayan, sa Tuguegarao City, sa Calabarzon, ka Eli, marami na din. Meron sa Batangas City, sa Lipa, Malvar, Batangas, Cavite, sa General Emilio Aguinaldo, sa Dasmariñas, sa Imus, sa Laguna, sa ibang lugar sa Laguna, hindi ko na siguro ito iisa-isahin kasi napakarami. Sa Lucena, meron na. Sa Chaong, Quezon, marami na din. Sa Binangonan, Rizal, meron. Sa Baguio, meron na din. Sa Central Luzon, marami na. Bataan, Bulacan, Nueva Ecija. So, Nueva Ecija, ang dami. Tapos sa Angeles City, sa Pampanga, ang dami na din. Sa Tarlac, meron na din. Ilocos, meron na ka, Eli. Marami sa Pangasinan, ilan na. Ano talaga to ka, Eli? Sa Mimaropa. Meron na sa El Nido, meron sa Oriental Mindoro, meron sa Romblon, meron sa Bohol, sa Cebu ilan, sa Dumaguete meron na din, merong Aklan, merong Bacolod, Antique. Ano talaga nakaka-inspire ka, Eli? Kasi ang daming sumunod. Kasi yung konsepto talaga napakahusay. Yung alam mo yun, maraming mabubuting Pilipino ka, Eli, na walang masyadong connection sa pamahalaan pero gusto din tumulong. Parang ito yung naging daan. Kahit sa Mindanao ka, Eli, marami na sa Cagayan de Oro, Lanao, Iligan, Lanao del Norte, ang dami. Ito gusto nating pasalamatan yung lahat na nag-put up. Kasi ano talaga to, I think sila ka, Eli, nakikita nila
nakikita nila yung value nito kasi marami talagang natutulungan. Tapos yung iba naman ka Eli, kahit hindi sila nag-put up, yung nagdo-donate. At yung nagdo-donate ka Eli, hindi lang mayayaman. Yung nagdo-donate kahit mga hirap din, pero masaya siya na kahit mahirap siya, nakatulong pa din siya. Nakita natin ka Eli yung mga inspiring stories, di ba? Meron ang titinda ng taho. Yung titinda ng taho, naglagay siya ng mga libreng taho. Nilagay niya din sa lamesa. Yung isang nagtitinda ng chicharon, na na-feature siya ka Eli, naglagay siya ng parang ilang piraso ng instant noodles. Yung mga ganitong kwento ay parang binabalik yung kung sino talaga tayo bilang mga Pilipino. Na hindi natin hahayaan na meron tayong mga kababayan na naghihirap. Kaya ito, ang pinapakita nito ka Eli, na yung kahit sino, kahit konti, meron ka parating pwedeng matulong. At ito yung value ng community pantry. Ano yung value ng community pantry? Parang sense of community talaga siya ng lahat. Kaya ito ka Eli, kailangan natin pasalamatan si Patreng sa pag-isip nito. Tama. At sa pag-inspire na napakaraming mga Pilipino to follow suit. Yung mga nag-iisip ng masama, huwag naman sana. Maghanap na lang sila ng ibang mapapabuntungan ng kanilang mga gawain. Pero huwag naman. Huwag naman yung ganito. Huwag yung ganito na nakakatulong na nga pinapahirapan pa. Opo. At maging sa aming mga himpilan, ma'am, no? At dito sa DCXL, meron magkakaroon din ng community pantry dito sa Sembo. At sa yung RMM Pagadian, ang ginawa ma'am na style, halimbawa pipila ka, wala kang plastic or eco bag na dala. Kung ano lang ang kaya mong bitbitin, yun lang kukunin mo. Para maiwasan po yung dati, di ba? Parang naghakot eh. Oo, tama yun ka, Eli. Kasi dapat talaga wag naman maramihan. Kasi araw-araw naman meron eh. Mm-hmm. So kung ano lang yung kailangan mo, siguro isa, dalawang araw, yun lang yung kunin mo. Para lahat naman meron. Actually, Kaeli, parang ganun naman talaga yung nangyayari. Merong pangilan-ngilan na parang nag-hoard din. Pero mas exception to the rule siya. Apo. Mas marami pa din yung kinukuha lang yung pangangailangan talaga. Kaya ano talaga, nakakahanga kasi kahit sa mga kumukuha, iniisip din nila yung iba eh. Iniisip nila yung iba na ito lang yung kukunin ko kasi ito lang naman yung kailangan ko for today. Pag wala na ako bukas, babalik na lang ulit ako. Apo. Kasi anyway, Kaeli, ang dami naman nag-sprout. Diba? Ang dami nag-sprout. So hindi ka naman kailangan dumayo ng malayo. Kasi in all likelihood sa bayan mo o sa city mo, meron, yun na lang yung puntahan. Apo. Okay, ma'am, at dito naman ho tayo sa issue po ng COVID, no? Yung pag-responde po ng ating pamahalaan. At sa inyo po yung pagtulong sa tanggapan po ng pangalawang pangulo dito po sa Bayanihan ay Konsulta. Ako ma'am, may mga lumapit ho sa akin, mga kasamahan natin sa media. At iba nagpositibo, itinuro ko sa ating dito sa ikonsulta, nagulat sila ma'am, ang bilis daw po ng pag-responde, pagtugon ng OBP. At yung actually ka Eli, hindi pa perfecto yung sistema. Hindi pa perfecto yung sistema kasi alam mo, medyo low tech kasi kami ka Eli dahil sinadya namin na ganun. Dahil gusto namin na kahit yung wala kang internet connection, makakalapit ka sa amin. Mm-hmm. Pero ang dami ka, Eling, problema na medyo low-tech ka. Ang daming problema na Facebook Messenger yung ginagamit mo. Kasi ang hirap niya ka, Eli. Ang hirap niyang imano-mano. Mahirap din siyang i-automate na parang full automation. So yung problema namin ka, Eli, sa sistema, may mga nami-miss kami. Ngayon, ang daming tao yung involved sa operation ka, Eli. Ang dami namin volunteers, ang daming tao namin sa opisina na kasali dito. Dahil hindi namin inaasahan yung tambak na nare-receive namin ng mga requests. Nag-average kami ka, Eli, by the thousands every day. Marami kaming doktor na volunteers, mga 600 plus. Pero ka, Eli, kinukulang pa din.
Yung nag-volunteer sa amin, nasa 1,900 plus na non-medical ito. Ngayon, parang kinukulang pa din kami ka Eli dahil una, 24 hours siya. Pangalawa, kahit ka Eli yung pagbigay ng request, parang hanggang alas 5 ba? Parang hanggang alas 5 lang ng hapon, mm-hmm. hanggang alas 7 ng gabi. Ang operations ka Eli round the clock eh. Kasi may mga emergency. Yung monitoring tuloy-tuloy. So kahit humihinto yung pagtanggap ng mga bagong, gaya nito, pag weekend ka Eli, hinto kami. Kasi ito yung panahon namin para balikan yung mga backlog. Pero may nami-miss out pa din. In fact, may mga nagtatag sa akin sa Twitter, sa Facebook na nag-message kami 2 days ago hanggang ngayon, hindi pa kami nababalikan. So sa mga ganun, pasensya na po. Kung meron pong mga ganyan, mas mabuting itag po ako either sa Twitter o Facebook para makita namin. Pero pasensya na po at hindi talaga perfecto yung sistema. Meron talaga kaming mga nami-miss out. Pero kami, tinatry po namin na lahat mabalikan as soon as we can. Pero marami talaga ka, Eli, yung limitasyon namin. Baka nga later today o bukas, magkaroon ulit ako ng call for more volunteer doctors kasi may mga specializations ka, Eli, na kailangan namin. Halimbawa, kailangan namin na mas maraming mga psychiatrists at mga psychologists. Kasi ang problema ka, Eli, pag mental health, di ba, ang consultations nun mahaba. So ang mga nasiservisyohan namin in a day, limitado lang talaga. Eh yung waitlist namin, ka Eli, ang haba na. So kung may mga nakikinig po dito ngayon na nagpalista kayo sa amin, pasensya na po kung merong delays. Kasi talagang grabe po yung volume ng requests na pumapasok. Sinusubukan po natin matugunan as soon as possible. Pero hirap po talaga. Pag COVID naman ka, Eli, siguro hindi ko alam kung ano yung percentage ngayon. Pero siguro half. Mm-hmm. O a little more than half mga COVID cases. Ito ka, Eli, pag natatanggap namin ay pinapamonitor na kaagad namin. Ang nagmamonitor ka, Eli, isang monitoring team na dyan na check sila 2 times a day para kung merong mga symptoms na kailangang matingnan sila ng doktor, matatawagan sila kaagad. So kami ka, Eli, nag-shifting kami ngayon. Pati ako ka, Eli, lagi umaga na ako natutulog kasi maraming emergency sa gabi. Maraming emergency sa gabi na kailangan matugunan. Ito ka, Eli, napakasimple lang nung plano namin ito dati. Yung plano lang namin dati, kung merong hindi makapunta sa ospital o walang makausap na doktor, mag-message lang sa amin at ililink namin sa doktor. Mm-hmm. Pero ngayon ka, Eli, dahil ang daming pumupunta sa amin, parang nagsangasanga na siya. Na ang dami ng ibang pangangailangan. Mm-hmm. Halimbawa ka, Eli, merong mga kailangan sila mo ospital. Halimbawa kagabi, may mga anganak na, hindi pa lumalabas yung kanyang, kasi yung mga ospital nare-require yung test bago manganak. So ito ka, Eli, nagsangasanga na talaga siya. Ngayon, nagko-contract out na kami ng testing. Ito, hiwalay pa to ka, Eli, dun sa aming swab gab. So, yung mga, halimbawa, merong mga households ka, Eli, na matagal na silang hindi na-test. Hindi pa sila na-test, pero matagal na sila nagkaroon ng symptoms. Isang buong household na alanganin pang palabasin. Ako, hindi pa kaagad aasikaso ng LGU. Kami na ka, Eli, yung nagpapapunta doon na makakapag-test sa kanila. Halimbawa, maraming mga COVID patients na kailangan magkaroon ng chest x-ray. Pero mahirap pumila sa ospital. So, once a week ka, Eli, nagkakaroon kami ng mobile lab na yung lahat na nirefer ng doktor for laboratories dun na sa amin. Pinapasundo na lang namin ang ambulansya. May nagpahiram sa amin ka, Eli, ng ambulansya pero kinukulang na kami ngayon. Kumuha na din kami ng sarili natin ng mga nurses saka EMTs para makatulong. Kasi ka, Eli,
example lang, example ng mga emergency namin. Meron kami minomonitor, halimbawa, na COVID case. Okay siya, mild siya. Okay siyang nasa bahay. Pero ang problema ka, Ellie, ng COVID, mild ka ngayon, mamaya biglang babagsak. Hindi na makakahinga. So, kailangan dalhan ng oxygen tank. Mabuti ka, Ellie, yung iba na may oxygen tank, pinibigyan na lang ng instruction sa mga doktor natin. Pero karamihan, wala. So, kami ka, Ellie, ito yung mga hindi namin na-anticipate dati. Na nagsanga-sanga na yung aming mga guidance. Alba, pag minomonitor yung mga COVID patients, ang isang tinatanong ng doktor, ano ba yung oxygen level? Mm-hmm. Hindi mo yun makukuha kung walang oximeter. Tama. So, kasali yun sa aming COVID care kit. Pag hindi na makahinga, kailangan mo ng oxygen tank. Halimbawa, kailangan ma-hospital. Ang nakakaawa ka, Eddie, kailangan na ma-hospital. Ayaw pa nung iba kasi ang iniisip, gastos. So kami ka, Ellie, meron kami isang team na nag-aasikaso noon, yung mga walang pambayad, paano ba ma-assist, yun nga, yung testing. Ang iba, kailangan RT-PCR, ang iba pwede naman antigen lang, yung mga mobile lab, kailangan. So, ang dami niya ka, Ellie, parang napaka-complicated na ng proseso, ang dami na naming staff na pinull out muna namin dun sa mga regular projects namin nandito lahat sa aming operations. Ang laki-laki niya na kaedi at mahirap for us. Mahirap for us kasi hindi naman namin to expertise. Mm-hmm. Halimbawa kaedi, bago namin to ginawa, meron lang naman kaming isang doktor sa opisina. Pero ngayon na ginagawa na namin ito, meron kami additional na tatlong full-time na volunteer doctors. Isa dun yung anak ko. Sila yung nagtatriage. Sila yung magsasabi kung sino yung emergency, sino yung kailangan ang tumingin, espesyalista, etc. Marami yung mga, dahil maraming volunteer doctors, marami yung mga volunteer agents, parang call center agents. So, ang laki-laki na ng operasyon ka, Ellie, na hindi namin na-imagine na ganito siya lalaki. Pero kami, mahirap, pero fulfilling naman ka, Ellie, kasi nakikita namin, grabe talaga yung pangangailangan. At nagpapasalamat naman kami halimbawa sa mga LGU. Mm-hmm. Nagpapasalamat kami kasi very cooperative yung mga hinihingian namin ng tulong. Ano naman, mabilis yung pag-respond. Yung one hospital command ka, Ellie, napakahirap ng trabaho nila. Napakahirap ng trabaho nila. Kulang na kulang talaga sila, hindi lang sa tao. Pero maraming reklamo ka, Ellie, hindi namin makontakt. Kasi pareho din, swamp din sila. Pero kahit swamp sila ka, Ellie, napaka-cooperative din. Marami lang talaga ka, Ellie, mga heartbreaks. Halimbawa, merong pasyente na naghihintay na magkaroon ng kama sa ospital, nag-expire bago makuhaan ng kahapon. May pasyenteng ganun na nahanapan na sana siya, naghihintay siya, nahanapan na sana, nung tinawagan siya, wala na yung pasyente. So, ito yung mga nakakadurog sa puso ka, Ellie, na yung naghihintay, yung mga doktor namin, pati na emergency na to, kailangan na talaga madala sa ospital. Pero wala pang ospital na willing tumanggap. Paminsan, distress na yung pasyente pero walang lugar sa mga ospital. Mahirap talaga. Mahirap. So ako, Kael, nakita ko parang nararamdaman na din paunti-unti yung value nung nakaraan na ECQ. Sana patuloy na bumaba na yung mga kaso. Kasi hanggang hindi pa to bumaba, ganito ka, Ellie, ka-swamp yung ating mga ospital. Mm-hmm. Na nakakatakot. At marami nagpapaabot sa akin, ma'am, no, ng napapahayag dito po sa yung COVID, yung care kit na ipinamimigay niyo. Marami nagulat dahil sa talagang napaka-importante. Sanang araw po ito po yung masuportahan ng national government sa lahat po ng ating mga kababayan na ito importante na hindi po makapunta sa ospital at malaman po nila, di ba? Yung oximeter, ma'am, ngayon, talagang, di ba, napaka-importante malaman kung bumababa ang yung oxygen level kung kinakailangan pumunta ka na kagad sa ospital. Pinaka-importante talaga, Ellie, thermometer sa oximeter. Kasi yung thermometer,
kailangan mo ma-monitor yung lagnat, yung ano mo, yung temperature. Oo, yung oximeter naman, iniipit lang yung kaeri sa daliri. Makikita mo na, dalawa yung makikita mo doon. Yung una, yung oxygen level. Yung pangalawa, yung heart rate. So yun, pag meron kaming COVID patient, kaeri, yun yung unang tinatanong ng doktor. Ano ba yung temperature? Ano ba yung oxygen level? Kung wala nun, kung walang thermometer, walang oximeter, mahirap para sa doktor. So kaya namin ka Ellie naisip yung COVID care kit para mas ma-manage sila kahit nasa bahay lang sila. So kami ka Ellie, other than thermometer sa oximeter, yung mga kailangan din na gamot. So uulitin ko lang ka Ellie kasi ang dami namin nakukuha ng requests for COVID care kits. Ulitin ko lang ka Ellie, hindi po namin binibigay yon na walang order yung doktor. Kasi ayaw namin ka Ellie na mali yung paggamit ng gamot. Kasi may mga gamot doon eh. May mga gamot doon, kailangan tama yung paggamit ng gamot. At yung doktor po yung makakapagsabi, sino ba yung kailangan padalhan. So humingi po kami ng paumanhin na hindi namin mapadalhan lahat. Kasi una, syempre limitado. Pangalawa, gusto po namin, registered talaga na pasyente namin kasi kailangan siyang namomonitor. Ay, yung lahat pong may COVID care kit sa amin, 2 times a day, minomonitor sila. Meron tayong isang buong team na yun lang yung ginagawa, magmonitor. At kung merong symptoms na hindi okay, itinatawag sa atin. Itinatawag po sa mga doktor natin. So yung mga humihingi po, kailangan mag-register po muna sa bayanihan i-konsulta kasi kailangan pong i-recommend muna ng, sa triaging pa lang ito ka Ellie, nire-recommend na ng doktor kung papadalhan o hindi. Tapos mabigyan ng instructions. So yung mga humihingi po, yun yung ating recommendation na mag-register muna para doctor's recommendation. Tapos yung pangalawa ka, Ellie, actually, sinabi ko na ito nung ilang linggo lang nakakaraan, na kaya po namin siya finiture kasi madali lang siyang gayahin. In fact, yung mga link dun sa mga forms namin ka, Ellie, pinost ko kasi pwedeng iprint na lang nila. Yung laman, pwedeng gayahin at hindi naman kailangan kasing kompleto nung sa amin. Ang pinakamahalaga lang talaga yon, thermometer, oximeter, saka mga gamot. Pero kami kasi ka-eleva, may mask, may panlinis. Hindi naman kailangan na lahat merong ganon. So sa amin po, sa mga LGUs, pwede itong gamitin. Na-mention ko the last time, mga kumpanya, pwede itong gamitin. Na kung may mga staff tayo na nagkakasakit, pwede itong gamitin para namo-monitor. Halimbawa ka, every mga malalaking kumpanya, may mga company doctors naman eh. Pwedeng gamitin yung ginagawa namin. Kami ka, Ellie, sa opisina, kumuha na talaga kami na parang dorm, parang isolation facility para sa aming mga staff. Na pag merong nagpa-positive, dati ka, Ellie, pinapakiusap namin sa LGU. Pero nung dumadami na kasi, kumuha na kami ng isang lugar para pag meron kaming staff na nagpa-positive o nagiging PUI, nagiging PUM, meron na na-isolate at naka-quarantine na kaagad. Madali para sa amin yung pag-monitor sa kanila kasi napapadalan sila ng mga kailangan nila ng kamot, ng pagkain, kung ano pang ibang pangangailangan. So, malaking bagay ka, Ellie, ito. Parang advice lang natin doon sa mga opisina. Lalo na yung mga malalaking opisina ka, Ellie. Tama, apa. Yung mga malalaking opisina ay pwede itong gawin. Sensya na ka, Ellie. Nasamit ako. Okay, mga kasama. At yan po ating Vice Presidente. Dali lang ho, ha. Nasamit pong ating Vice Presidente. At samantala, okay na, ma'am. Ito na. Okay na, okay. Ito, dito na ho tayo, ma'am, sa ating istorya ng pag-asa. Importante po ito. At alam naman ng ating mga kababayan na itong istorya ng pag-asa segment ay ito ho yung mga interview natin, ma'am, na kung saan ay talagang yung mga tao na handang tumulong at tumutulong na walang anumang kapalit at nagbibigay po ng inspirasyon para po sa ating lahat. Dalawa yung bisita natin ngayon, Kae.
pa. Dalawa yung bisita natin. Nandito na ba sila? Yes, ma'am. Nasa linya na ba? Okay na po, nasa linya na. Hi, ma'am. Siguro i-introduce ko. Hi, good morning. Good morning. Morning. Morning po. I-introduce ko muna kayo sa ating mga nanonood sa Facebook page at sa ating mga listeners. Silang dalawa ka, Ellie, guest natin ngayon kasi sila yung founder ng Gising Gising PH. Pero napaka-interesting nung background nitong dalawa. Yung isa, si Dr. TJ Malvar. Hi, Dr. TJ. Si Dr. TJ Malvar ay, doktor. Na-advocate siya ng primary health care saka sustainable community development. Para ang gandang combination. Tapos for the past 5 years, ka Ellie, nagsiserve siya as village doctor sa Barangay Kalawi sa Antipolo, Rizal. Ngayon, dun siya sa farm, nakatira. Tapos, siya, hands-on. Involved siya sa day-to-day operations ng Gising-Gising. Si naman, tama ba, Tonyo yung palayaw mo? Yes. Si Tonyo? Yes. Ba? Interesting din yung background kasi ang background mo, Tonyo, ay media saka PR, di ba? Ang background mo, media saka PR, yes. Nasa corporate world ka. Ate, yes. ang alam ko, Tonyo, parang automotive and sports industry. Yes. Yung involvement mo dati, tama ba? Yep, correct. Pero yung tanong ko lang, paano kayo napasok? Paano nyo naisipan saka ano yung Gising-Gising PH? Siguro si Tonyo muna. Sige. Good morning and thank you for having us on the program. No, we're so honored. So yung Gising-Gising po, ma'am, actually nag-start siya nung start ng quarantine last year. Si Doc TJ through his efforts dun sa barangay, and I think he can expound better later, pero nag-start siya with Puso Kitchen, which is a purely charitable initiative and a donation drive. Kasi talagang yung community doon, talagang gutom na gutom at ang daming nawalan ng trabaho. So for a couple of months, he did a donation drive to serve food. Pero parang as the months went on, nung tumagal po yung lockdown, no, we all experienced this. Nagkakonting donation fatigue, support was dwindling down a bit po, ma'am. So ang dineside namin as a group, para mas maging sustainable po yung effort, we shifted into a social enterprise. Parang it's really providing quality service, totoong business po siya, by delivering fresh produce to your doorstep. And then from the profits po nung nakukuha namin dun, yun yung ginagamit namin ngayon at pinapaikot namin into sharing initiatives. So we feel na aside from the donation aspect, ito yung mas mapaplano namin, mas masusustain po namin na mas tatagal pong initiative. So gusto kong sabihin, Tonyo, parang yung pinaka-konsepto niya, may kausap kayong farmers. May kausap kayong farmers, sila yung nagsusupply sa inyo ng produce, tapos you sell online, tama ba? Online yung pag-sell nyo? Yes. Actually, what we're trying to do right now, no, as much as possible in terms of sourcing, we're trying to source as direct to the as possible, direct to the source as possible. So this enables us to do two things, ma'am, no, if we do our sourcing properly. Yung first, yung pag bumili, usually kami sa farmers, and si Doc TJ palaging dito ang representative namin. We try to source at above market prices. Kunyari, let's say, opo, ma'am. So some of the farmers dun sa barangay po sa Antipolo, parang nakakuha sila during the lockdown ng extra 3,500 worth of income per week by partnering with Gising-Gising. And then on the other, ay medyo malaki po, ma'am. Tapos on the other end naman po, ma'am, because nga yung source namin direct, nakakapag-ano po kami, parang we price it more competitively than the mga grocery stores or markets. And then, yun yung ipon namin doon, ma'am, aside from syempre running the business and of course trying to support our families in the process. Rin po siya, ma'am, nakakatulong tayo sa low-income communities by sharing the goods with them. Ang galing ng konsepto kasi parang ang daming anggulo na nakakatulong talaga, no? Sa consumers, natutulong nyo sa kanila, mas mura nila nabibili. Sa farmers naman, yung tulong nyo, mas marami yung
demand. Tapos mas mataas pa yung benta. Kasi eto nakita ko to, Tonyo, Dr. TJ, kahit sa amin, sa Bicol, na apa, parang yung nakukuha na nakita ng farmers, hindi commensurate sa kanilang pagod. Kasi ang yumayaman, parang mga middlemen, di ba? Yes. Yung yumayaman, mga middlemen. So, ang laking bagay na parang you did away with yung sa gitna. Parang nabibigyan na sila mas mataas, nabibenta nyo pang mas mababa. Yes. So, tanungin siguro natin si Dr. TJ. Good morning, Dr. TJ. Morning, ma'am. Idol. Salamat, Dok. Dok, ang medyo interesting yung story mo, no? Kasi mahirap magdoktor. Mahaba yung proseso. Parang yung nilaan mo sobra sa usual na nilalaan ng mga kagaya namin. Pero ikaw, pinili mo na manilbihan sa community. Ano yung nag-drive sa'yo? Ever since ba? Ganun yung plano mo? Or meron bang nangyari na natula ka na ito yung route na ipopursue mo? Opo. Salamat po, ma'am, ulit sa pag-imbita sa amin dito. Doktor po ako talaga by profession at ginusto ko po talaga maging doktor ever since I was a little boy. Pinalaki ako ng magulang ko, in-expose nila talaga ako sa community. So my mom and my dad are very active po sa civic work, mga NGO work, sa development sector. So meron po kaming farm sa Barangay Calawis. Doon nga po yung operations ng Gising-Gising. At natutunan ko through the years na mahalin talaga yung community. So hanggang sa naging doktor na ako, hindi po nawala yung pagmamahal na yun. So talagang from the moment I passed the boards, I've been practicing or I've been serving the community as a village doctor. And marami po ako natutunan, no? Very humbling experience kasi from graduating medical school, akala mo, kaya mo na eh. Kumbaga, ikaw na yung solusyon ng community, gaganda na yung health nila, yung kalusugan nila. Pero na-realize ko lang later on na hindi pala ganun kasimple. So, marami po akong pasyente na mga magsasaka, mga farmers. So, nag-usap agad kami ni Tonyo. Nung nakikita niya yung mga post ko on Facebook, naisip niya makipagtulungan sa amin, no? And nandito na nga kami, no? we're running a social enterprise that tackles several things all at one go, no? we're advocating for food security and taling-tali dito yung primary healthcare. We're empowering farmers, but at the same time we're also trying to improve access to healthy food for communities, not just low-income communities, no, but also even households in Metro Manila who are in need of more vegetables in their diet. So yun talaga yung advocacy namin. Tapos, yun, dahil sa pandemic. Siguro si Sinita, may sinabi ka kasi Dr. TJ kanina, may sinabi ka na akala mo parang dahil natututukan mo na sila, na may doktor na sila, okay na. Pero you realize, hindi pala sufficient na mayroong doktor. Dahil ba ito sa poverty na nakikita mo, na hindi, parang mahirap yung preventive aspect? Dahil kung gutom, kulang yung, yun ba yung minimin mo by saying na hindi pa pala sufficient? Opo. Yung doctor kasi ano talaga, it's really, hindi talaga sila yung talagang change agent sa communities. The change really has to start at the grassroots level. At yung mga nasa grassroots level, yung mga barangay health workers, yung mga primary caregivers, mga nanay, dapat empowered sila. Pero kung nakakaranasin sila ng matinding kahirapan, how will they be able to serve their community kung sila mismo pagod na rin, hirap na hirap. So, yun talaga yung na-realize ko na kailangan palakasin yung community. So, there's a need for community development. There's a need to provide livelihood. Kasi kung hindi natin matugunan yun, yung healthcare, health outcomes, para hindi magbabago. So, kaya talaga nandito kami ngayon sa Gising-Gising. Yun yung pinaglalaban din namin. Tapos,
nabasa ko, Dr. TJ, na parang involved ka sa day-to-day operations. Meaning to say, ikaw yung kausap ng farmers, ikaw yung basically, yung how gising-gising PH operates, ikaw yung araw-araw talagang nandun. I would presume si Tonyo masa marketing aspect. Pero tama ba na dun sa ground, ikaw talaga yung nandun, babad? Actually, si Tonyo, isa siya sa mga nagli-lead ng operations remotely. Pero pagdating po sa pakikipag-usap dun sa mga farmers, ako po yung kadalasang humaharap. Dahil primarily talaga, yung gusto namin na tulungan ng farming community is Barangay Calawis, kung saan po ako nakatira. So yung community namin, yung mga farmers sa amin, we're really trying hard to improve their farming by linking them to the market. So may team din kami. We have a full-time staff already of about four people. Lahat po sila taga Barangay Calawis. So yun talaga isang layunin din namin, makapagbigay ng trabaho. And although apat pa lang yung team namin, for us that's already a very big achievement. Kahit na maliit pa lang, no? Pero hopefully we continue to grow and stay on track so that we'll be able to provide more, give more impact to our communities. And singit ko lang sana, ma'am, shout out rin to our other co-founder who's also doing operations at the moment kaya hindi nakasali, si Miss Selena Borromeo. So nag-aano siya ngayon na taking charge of our operations kasi we're delivering to mga community pantries as of the moment. Ang galing, nag-deliver pa kayo sa community pantries. Yes po. Tapos meron kayo isang konsepto na when you buy one box, parang another family is given a box. Tama ba yun? Yes, ma'am. Actually, yun po talaga yung layunin ng business aside from helping the farming community. We also parang wanted, gaya ng sabi ni Doc, access to fresh and healthy produce to the different communities. So yung start namin nung nag-launch po kami, ma'am, we had the program called One Box Sold is One Box Shared. So for every box of produce, good for 1 week na basically bibilin nyo from Gising-Gising, automatic po yun, we share another box to a family in need. Tapos yun, nag-evolve siya hanggang ngayon since very relevant yung community pantries po, no? So ang program namin ngayon is really as a consolidator and to help people be able to share the goods some more. Basically, through our site, pwede po silang bumili ng community pantry packs. And this is at no profit to Gising-Gising. And then we help with the logistics, etc. And then we distribute it to the community pantry. So it's really an effort between the customers and Gising-Gising as well. Ang galing ng konsepto. Meron na ako isa tatanong kasi meron din kaming similar. Meron kami similar na program na ginagawa namin sa Bicol. Ay, yung isa sa mga nakita namin na parang gap nung pumasok kami. Parang yung mga farmers were not producing the crops na merong demand. Parang nasanay sila na ito yung amin tinatanim. Ito na yung itatanim namin na tuloy-tuloy. Pero kami kasi nung pumasok yung programa namin, yung pinaka-konsepto namin, parang sa inyo din, pero we were linking the farmers to institutional buyers. So ito yung mga hotels, mga restaurants, hospital. Yeah. Tinatanong namin, ano ba yung mga gulay na binibili nyo? Parang may mismatch. Yung binibili nilang gulay, that was the reason why bumibili sila sa Baguio pa, sa ibang lugar, kasi wala silang mahanap sa amin. Parang yung farmers nagpo-produce ng mga ganitong klaseng gulay, pero hindi nila pinoproduce yung gustong bilhin ng mga institutional buyers. Curious lang ako, sa inyo ba, meron bang observation na ganun? And kung meron, ano yung ginawa nyo to influence yung mga farmers kung ano yung crops na itatanim nila? Siguro ako na lang po yung sasagot dahil ako po yung nakatuon sa ganyang mga activities.
Totoo po yun, ma'am. No? That's also our experience. Siguro sa real, yung farming talaga, it's a way of life for a lot of these families. So kung yung daddy nila o yung lolo nila na magsasaka, ito yung tinatanim. Pagka sila na po yung nagtatanim, yun din po yung itatanim nila. So we're really trying to steer the community towards a more market-driven approach. Pero tatapatin din po kayo, ma'am, na napakahirap po baguhin ng kultura na yun. So since we've been operating for 1 year, we've tried to work with several farmers, and I'm in constant communication with several of them because we want them essentially to be models in the community. Parang yeah, i-spotlight namin yung mga farmers na to na naging reliable suppliers namin, tapos ibibida namin sila sa community. Itong si kaya si isang farmer na kausap ko kagabi lang sa Facebook Messenger, si John Mark. He's also a millennial katulad ko. Tapos talagang ano siya, very competent, nakapagtapos ng agriculture, pero hirap siya. Ang pangarap niya talaga kumita bilang isang magsasaka. So we're assisting farmers like John Mark. Because they're, as a millennial, medyo mas malawak yung pag-intindi. Pareho din kami ng wavelength. So through him and other farmers like him, we'll be able to influence more farmers. Opo. Na maging mas market-driven yung pagtatanim. Kasi kami, Doc, yung na-face namin noon, may resistance. May resistance yung farmers na mag-shift into crops na hindi naman sila sanay. Kaya curious ako kung na-encounter niyo yung ganun difficulty. Kasi kami sa programa namin, yun yung number one na hurdle na kailangan namin na, parang kailangan namin malampasan. So kami, what we did was, parang we took advantage na, yun nga, meron mga farmers na willing. Meron mga farmers na willing to take the risk. Pag nakita na nung iba, na siya pala, dahil nag-shift siya ng crops, mas malaki yung kita niya, saka lang sila susunod. Di ba? Yeah. So ako, natutuwa ako na ito yung pinili nyo kasi konti na lang yung nasa farming ng mga bata eh. Di ba? Parang yung average age ng farmer, sobrang matatanda. Gusto sabihin yun. Halos 60 na yung average age ng farmer. Di ba? Konti na sa mga bata yung gustong pumasok kasi siguro nakikita nila na hindi siya worth na i-pursue. Pero kami, magpapasalamat kami sa inyo for thinking of this kind of project na in all levels ang dami natutulungan. In all levels, saka mas sustainable. Tama si Tonyo na mahirap yung umaasa sa donations, di ba? Kasi talagang dadating yung panahon, magkakaroon talaga ng donor fatigue. Eh. Pero kung merong ganito, mas sustainable siya. Tapos meron ka pang isang sektor na natutulungan. Pero ito, wala na tayong oras kasi alas gis na. Isa na lang yung tanong ko, paano kayo mahahanap? Kung ako gusto kong bumili ng gulay, saan ako pupunta? Meron ba kayong Facebook page o meron kayong site? Okay. So for this po, ma'am, thank you for asking. So for anyone who wants to support the cause and or for anyone who just wants to eat healthier, as simple as that, you can go to our website. It's www.gisinggisingph. Or you could also visit our Facebook and Instagram accounts. We have our personal produce shopper, si Sheila. Pwede kayong i-assist sa orders. And also, masingit lang last, our community pantry initiative is still ongoing right now. So just log on to our site and then you can choose from the different community pantry packs out there. And then we'll take care of distributing it na to the different community pantries. Ang galing nun. Kasi alibawa ako, gusto ko mag-donate sa community pantry pero wala akong oras. Pwedeng mag-order na lang sa inyo tapos kayo na yung bahala. Yes po. Correct. Ang galing. Ang galing. So, sa mga nakikinig po sa atin, yung Gising-Gising PH, meron silang site, www.gisinggisingph.com. Tapos, mahahanap din sila sa Facebook saka sa Instagram. Yes. Ayun.
Hindi ko pa kayo fina-follow. So, after nito, hahanapin ko na kayo. Pero maraming salamat. Maraming salamat, Doc TJ, for all that you do. Sana dumami. Kay Patreng. Oo, sino Patreng. Sana dumami pa yung kagaya nyo. Sana marami pa yung ma-inspire ng mga young people to choose this path. Maraming salamat sa tulong na binibigay niyo. At maraming salamat din sa pagbibigay sa amin ng inyong panahon on a Sunday morning. Thank you so much. Thank you po, ma'am. Sayang, wala na tayong oras. Medyo nag-overtime na tayo. Pero ang galing ng konsepto ka, Ellie, di ba? Mm-hmm. Ang galing ng konsepto na maraming natutulungan. Mga farmers, yung mga mamimili mismo. Kaya dapat suportahan din yung mga endeavors na kagaya nito. Kasi ito talaga, tingin ko ito na yung future. Eh. Mm-hmm. Ito na yung future, yung tao mas aware na siya. Mas aware na, mas socially aware na yung responsibility to take care of yung mga mas nangangailangan andyan. At nakakatuwa na isipin mo isang medical doctor, isang media and PR practitioner, piniling pasukin itong gaya nitong activity. Opo. Okay, ma'am, at maraming nagpapaabot no, dito po sa ating Facebook page ng pagbati po sa inyong kaarawan. At ka-birthday nyo pala si George Cariño ng ABS-CBN, yung ating kaibigan. Oo, ka-birthday ko si George Cariño. Magkasabay kami ng birthday. So, George, belated happy birthday. Kasabay ko din si Angel Luxin, ka Ellie. Apa. Pare-pareho kami mga April 23. Yung mga bumati po sa Facebook, pasensya na. Masyado kasing maraming oras na ginugugol natin sa bayanihan ikonsulta. Pero sinusubukan ko pong sagutin yung lahat na mga birthday messages nyo. Ano lang po, kailangan lang ng konting panahon. Pero maraming salamat po sa lahat. Apa. Ma'am, sa panghuli, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nakikinig ho ngayon nationwide, netwide. Sa akin lang, magpapasalamat ulit ako sa lahat natin na volunteers, non-medical, mga volunteer natin na mga doktor. Hindi po mangyayari yung bayanihan ikonsulta kung hindi sa inyo. Ka-Eli, nakalimutan ko sabihin, kahapon yung swab cup namin nasa IMUS. So, antayan na lang po kung saan kami sunod. Meron kami schedule sa Marikina pero na-move ng konti. Tinitingnan din namin, meron ding request na ilang communities sa Manila, so baka doon tayo sunod, pero i-announce po namin. Yung sa lahat, paalala lang sa lahat ng mga protocols, yung sa mga nag-message po sa Bayanihan i-consulta na hindi pa po kayo nababalikan, baka po pwede akong itag, kasi pasensya na po kayo, maraming pagkukulang yung aming sistema, kung hindi pa po kayo naaasikaso, ipagbigay alam lang sa amin, ay yung mga nagtatanong po, paano makakatulong? Marami nag-o-offer na tutulong ng cash. Hindi pa po sana kami ngayon tatanggap ng cash. Mm-hmm. Pero yung mga gustong tumulong, yung mga kailangan po talaga, halimbawa, kailangan ngayon oxygen tanks. Marami pong pangangailangan ng oxygen tanks at may problema tayo sa supply. So, yung mga gusto pong tumulong, yun yung kailangan, yung oximeters, kailangan din, pero nakatanggap pa lang tayo ng donation. So, meron tayo as of now ng ganon. Pero yun, yung oxygen tanks, yung manggamot para sa COVID, sa lagnat, sa ubo, sa sipon, yun po yung mga kailangan ngayon. So, yung mga nakukuha po natin ng messages, yun po yung mga kailangan sa mga gustong tumulong. Okay, ma'am, salamat po. Ingat po kayo lagi.